Boyanihan, isinagawa ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary Southern Tagalog sa dagat na sakop ng Mabini, Batangas. Paglalagay ng boya, makatutulong raw para maiwasan ang pagkasira ng mga coral reefs sa karagatan. Narito ang report ni Denise Abante. Isa ang Mabini, Batangas sa pinakakilalang diving spot sa Pilipinas dahil kabilang ito sa Verde Island Passage na tinaguri ang center of marine biodiversity. Kaya dinarayo ang lugar ng mga divers at ilang bangkero na nag-aangkla ng kanilang mga bangka tuwing sumisisid sila sa ilalim ng dagat. Bilang pangangalaga sa mga coral reef at ilan pang yamang dagat, nagsagawa ng boyanihan ng Philippine Coast Guard Auxiliary Southern Tagalog o ang paglalagay ng mga boya na siyang magsisilbing angkla ng mga bangkero tuwing papala at kakailanganing tumigil sa isang lugar. Hindi naman talaga maiwasan eh. Panahon pa ni Magellan, naglalaglag na sila ng angkla. It's man-made destruction eh, di ba? So, punan lang natin ng pagbabalik to limit the damages by putting this anchoring. It's so simple. Talian ng bangka para hindi na maglaglag ng malaking piece na bakal. Kahapon, 6 na boya ang inilagay ng PCGA Southern Tagalog sa ilang bahagi ng Mabini, Batangas. Para sa isang environmentalist, magiging malaking tulong umano ang paglalagay ng mga boya upang mapanatili ang kagandahan ng yamang dagat sa nasabing lugar. Sa naging pag-aaral ng isang universidad sa Maynila taong 2016 na itala ang may pinakamataas at masaganang coral reef, ngunit biglang bumagsak ngayong taong 2023 dahil umano sa mga ipinatayong struktura at ang pagbabagsak ng mga angkla sa dagat. Sa dami ng mga dive boats dito, pag walang matalian na buya, wala silang choice kundi maghulog ng anchor. Kaya importante na may matatalian sila para wala silang dahilan na magtapon pa ng angkla. Hope ko is by 2024, wala nang anchoring dito sa buong Mabini. Isinasaayos na rin umano ng Technical Working Group ng Mabini Coastal Resource Management ang no anchorage zone sa bayan upang wala nang gagamit ng angkla at itatali na lamang ang bangka sa mga boya. Umaasa ang PCGA Southern Tagalog na sa naging paglalagay ng mga boya ay mababawasan na ang paghahagis ng angkla sa dagat na nakasisira sa mga coral reef. Samantala, nagsagawa din ng coastal cleanup ang naturang grupo sa Barangay San Teodoro, Mabini, Batangas, matapos ang isinagawang paglalagay ng mga boya. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern, Tagalog.